Sa kasalukuyan, patuloy pa rin pong umiiral itong easterlies o yung maaling hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At dahil dyan, kabuuan na ating bansa ay makakaranas tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalitan na may chance ang pag-ulan na dala naman ng isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may eastern section or silangang bahagi ng ating bansa. Samantalang sa ngayon ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa magiging panahon natin buong Lunes, ay asahan natin ang generally fair weather conditions. May mga chance ng pag-ulan na dala ng localized thunderstorms, usually sa hapon yan o sa gabi. Samantalang dito sa may northeastern section ng Luzon ay posibleng umiral itong shearline or pagsasalubong ng malamig na hangin at yung maalinsangang hangin na gagaling dito sa Dagat Pasipiko. Kaya naman dito sa may area ng Cagayan ay asahan natin na maulap na kalitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa maging panahon natin, Visayas at sa Mindanao, ay sa malaking bahagi ng Visayas ay generally fair weather conditions din tayo, liban na lamang sa mga chance ng pag-ulan na dala ng localized thunderstorms, usually sa hapon yan o sa gabi. Samantalang dito naman sa eastern section ng Visayas ay posibleng makaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ, kaya asahan natin ang mga chance ng pag-ulan, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang sa malaking bahagi po ng Mindanao ay posible ang generally fair weather conditions at may mga chance din ng pag-ulan, usually sa hapon o sa gabi, dala ng isolated rain showers or thunderstorms. At dahil nga patuloy na umiiral itong hanging amihan or northeast monsoon dito sa may extreme northern Luzon area, ay may nakataas tayong gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, northern coast ng Cagayan at northern coast ng Ilocos Norte. Kaya naman sa mga kababayan natin, mangingisda at may mga maliliit na sakyang pandagat, ay pinapayuhan muna natin na huwag munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil sa inaasahang matataas na pag-alon. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si Gems na nagsasabing, sa kahit na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!